Hello, kumusta? Magandang gabi sa lahat dito sa, lalo na dito sa bansang Saudi Arabia. Ako si Mercy Malcampo, isang OFW dito sa bansang sa mga camel. So, kumusta kayo guys? Sana nasa mabuting kalagayan kayong lahat. So, ngayon ay October 11, 2020. Advance Merry Christmas sa lahat and advance Happy Halloween. Ayan. So, nung nagdaang gabi, meron tayong ginawang for Halloween. Katatawanan lang guys, no? Just for fun. Para hindi tayo ma-stress. Hindi tayo ma-homesick. Kaya gumagawa tayo ng mga bagay-bagay na makapag-enjoy na kahit tayo lang mag-isa. Yan ang buhay OFW guys. Dapat marunong tayo, no? Marunong tayo mag-ano sa ating sarili. Para hindi tayo ma-homesick. Wala tayong maisip na masyadong problema kasi ini-enjoy natin yung ating buhay kung anong meron tayo dito. Di ba? So, yun ating pag-usapan ngayong gabi. Ang pag-usapan natin ngayong gabi ay about sa health natin. Bakit ba nagkakayuric acid ang tao? So, nagkakayuric acid tayo dahil lang din sa ating mga kinakain. So, ang ating pag-usapan ngayon ay 10 bagay, pagkain na hindi dapat kainin para kung meron kang uric acid, hindi siya lumala at kung ayaw mo na magka-uric acid, so huwag ka na lang masyadong kumain sa mga pagkain na ito. Pero pag meron ka ng uric acid, so stop ka na talaga sa pagkain nito at pag-inom nito. Ayan. So, problema kasi guys, pag meron tayong problema sa uric acid. Kasi, yung ano natin, mamamaga yun eh. No, mamamaga. Yung paa natin mamamaga yan. Pag meron tayong uric acid. So, umpisa natin. Ano bang mga pagkain na ito ang hindi natin dapat kainin? So, sa 1 to 10, mag-umpisa sa number 10. No, ano ba itong hindi natin dapat kainin? No? So, una, red meat. Ayan. Red meat. So, alam natin ano yung mga red meat. So, yung mga karning baboy, karning baka, karning kalabaw, karning kabayo, mga ganyan, mga red meat yan. So, makaano pala to guys, makaano ng uric acid, no? Isa sa mga dahilan kung bakit tayo magka uric acid. Mukha muna tayo ng tubig. So, ang red meat pala guys ay isa sa mga dahilan o causing, no, kung bakit tayo magkaroon ng uric acid sa ating katawan. Hindi mo maramdaman yan pag medyo bata ka pa. Pero pag may edad ka na, nasa line of 40 ka na, wala na. Nandiyan na lahat ng mga sakit-sakit. So, dapat mag-ingatan na yung ating mga kinakain. Kasi, bakit tayo nagkakaroon ng sakit? Kasi galing ito sa
ang iba ay galing talaga ito sa ating mga kinakain. Yung iba kumakain ng lalo na pag red meat na hindi masyado luto. Nakaka-ano yan, no? Makakuha ka ng sakit dyan. Kasi hindi mamamatay kung mayroong ano yan. Hindi mo alam yung nabili mong karne, eh may sakit yun. Patay na karne na, karne yun. Katulad example, karne nga baboy o karneng baka. Yung baka ay medyo nagkasakit. Tapos sayang naman ilibing or di ba? So katayin nila yun. So hindi mo alam na may sakit pala yun. Tapos ngayon, nakabili ka, hindi mo niluto ng maayos. Kaya tayo nagkaroon ng sakit. So isa na yung uric acid dyan natin nakukuha sa mga red meat na yan. So isa yung red meat, guys. So yung so yung sinabi ko na baka at saka yung may isda na yung mga sardinas, no? Sardinas, guys, isa din yan sa mga naka ano ng uric acid. So ngayon alam ko na kasi ako meron akong ma-acid ako. Meron akong acid. Kaya hindi ako kumakain ng mga ma-acid. Kasi meron akong uric acid. Isa pala tong sardinas. Kasi ako, guys, addict ako sa sardinas. Kahit dito, meron akong mga sardinas dito. Kaya ngayon hindi na ako kumakain. Siguro isang buwan nakatikim ako isang sardinas. Hindi na katulad noon na nung nasa Jordan ako, halos araw-araw 'yun ang ulam ko, sardinas. Kasi doon wala kang ibang maulam. Kasi nga bawal naman magluto. Pero dito marami naman akong maano dito, mapagpilian ng pagkain. Kasi pwede naman ako magluto dito. So, yun, guys, red meat. At saka yung basta red meat, baka, kalabaw, lalo na yung kalabaw, kabayo, baboy, hindi ano, pag mayroon kang uric acid, stop mo na yan. Huwag ka nang magkain yan. Pigilan mo na talaga. Pigilan mo na. Kasi lalong mag-ano yung ano mo. Uric acid sa katawan. Pag sigi-sigi ka, kakain yan. So, yan. So, sardinas, ha? Sardinas. Kasi ang sardinas sa atin is more sa tomatoes. Kasi ang tomatoes ay medyo, ano yan, maasim. Ang mga tomato. So, isa din yan. Dito naman, ang sardinas nila ay oily. Sobrang daming oil yung kanilang sardinas. So, hindi rin ano. Kasi meron ding tao na ano, hindi pwede sa maraming mantika. At saka hindi talaga maganda ang maraming mantika. So, yan. Yun ang ating number 10. No, na kung hindi mo kayang hindi mo kayang i-stop nang biglaan, so hinay-hinay na lang. Kung kumakain ka ng karne, ng red meat araw-araw, so siguro ngayon gawin mo ng two times a week na lang, no? So hinay-hinay lang hanggang sa maano mo na yun. Ako nakalimutan ko na kumain ng karne. Ang kinakain ko na lang is karneng manok, chicken. Pero yung chicken na malambot ang pagkaluto. Hindi yung half cook. Hindi yung matigas. Kasi nga, bawal sa akin yung mga ano na pagkain, yung hindi natutunaw. Dahil nga sa gastritis. Hindi pwede sa mga matitigas na pagkain. Lalo na pagkarni. Kaya ang kinakain ko na lang is chicken. Yung malambot ang pagkaluto. Yung mga tinula na malambot pagkaluto. So, yun ang ating number 10. Now, number 9. So, dito tayo sa mga inumin.
Huwag kang uminom ng serbisa. Ito hindi inuming pang bata. Mag soft drinks ka na lang muna. Kasing laklak. Maghapon. Magdamag. Yeah! So baka taga kayo guys, alam nyo, mahilig kasi ako kumanta. Kahit sintonado ako, mahilig ako kumanta. So, inumin tayo, number 9. Yan. So, juice. Yan. Ano magpasing mga juice? So, marami tayong juice, no? May pineapple juice. Yan. Yung pineapple, ano yan? Maasid yan. Kahit nga, magbalat ka lang ng, balatan mo lang yung pineapple, maano na nga yung kamay mo eh. No? Parang maluluto siya. So, pineapple juice. Ang pineapple juice, maganda din ito sa walang mga diferensya. Yung mga bata pa, yung mga, kasi vitamin C nga, kinangan natin. Pero sa may mga problema na, mga may edad na, stop na. Yan. So, juice. Yung corn syrup. Yung corn syrup, yung ginagawang yung iba, yung ginagawang sabaw, no? Maka ano pala yun? Yung syrup, corn syrup, maka ano pala ng uric acid dyan. So, marami talagang, alam nyo, pag marunong kayong mag-search-search ng mga ano, kahit hindi kayo doktor, no, malaman natin, no, marami din tayong malaman na hindi natin alam pa. So, yung corn syrup ay hindi pala maganda, no? Pag mayroon kang uric acid. At ito yung mga nagkukos o dahilan kung bakit ka nagka-uric acid. Siguro sa sobra mong higop ng o ano ng ano, no, syrup. Yung, ewan ko lang yung maglaga ka ng mais. Kasi yung maglaga ka ng mais, yung tubig niya, hindi mo pwede itapon yun. Kung meron kang UTI or kidney, pwede mo inumin yun. Gamot yun eh. Yung sabaw ng mais, yung maglaga ka ng mais, yung sabaw niya, pwede mo inumin yun. Oo. Pero, kasi itong corn syrup ay isa sa mga dahilan bakit ka magka-uric acid. So, hindi din maganda. Kasi ang, lalo na yung corn syrup na ready-made na, kasi may mga halo na kasi yun eh. So, iba talaga pag presko. Yung presko na anagon, ilaga mo, walang ano yun, walang chemical yun na halo dyan. Pero yung nagawa ng powder, ginawa ng mga syrup, wala na, may mga halo na yan. Kaya hindi na siya maganda. Magkakos na ng uric acid. So, kung kakain man tayo ng mais, yung nilaga mais, yung anagon, yung presko, no? Yun, masarap yun. Pero yung mga syrup, yung mga ano na, yung nasa mga ano na, sa, yung iba ginagawa ang sabaw. Meron dito yung ano, corn soup. Meron ng corn soup. Ano na, may mga halo na yun. So, yun. At saka, mga wine, no? Yung mga inumin. Yung mga wine, mga inumin, siyempre. Isa din yan. Sa dahilan, bakit tayo magkaroon ng uric acid. Ang maganda, inumin tubig. Tubig. Tubig lang. Sabaw ng buko. Yan ang maganda. Hindi tayo mamamatay pag tubig ang ating inumin. Pero pag alak ang ating iinumin, sigurado, hindi hahaba ang ating edad o ating buhay.
did. So, yun. Number 9 yun. No? Mga juice, mga corn soup, syrup, at saka mga ilumin yung mga soft drinks, mga Coca-Cola, mga Pepsi, mga ano yan, mga matapang yan. Kaya, dyan. Mga makalasing na mga inumin, ay, iwasan na yan ninyo para iwas uric acid tayo. Ayan. Alam naman natin yun eh. Ang iba kasi, matigas ulo. Diba? Sabi nga nila, masarap ang bawal. Kung saan yung bawal, yun ang masarap. Yeah. Ay, huwag kang kumain ng ganito kasi bawal sa sakit mo yan. Ay, naku, tikim lang. Oo. Kaya, maraming bawal na sige tikim. Yun. So, number 8. Number 8. Bawal. Bawal din pala yung bear. So, hindi siya nakasama dito sa number 9. Dito siya nilagay sa number 8. Bear, guys. No, San Miguel Bear. Ano pa yun? Red Horse. Ano pa yung ibang mga bear? Di ba? Bawal pala yun. Bawal talaga yun. Kasi nga, sa ano pa lang, kahit sa amoy pa nga lang eh. Wala na. Parang mahihilo ka na. Hmm. Tapos, ano siya, meron kasi mga chemical dyan na hinalo eh. Mga kinalo dyan. Meron akong pinsan nagtrabaho sa San Miguel. Sa Davao. Yan. So, beer guys. Huwag na kayong uminom ng beer. Sa langit, wala ng beer. Sa langit, wala ng beer. Sa langit, wala ng beer. Pero huwag kayong dito sa mundo, ano, dito sa lupa, no? Huwag na huwag kayong uminom din ng beer, no? Pag meron kayong uric acid. Sa langit, wala ng beer. Number 7. Dito, ay, mga hamburger. Hamburger guys na, kasi iba't iba ang ano style ng hamburger, di ba? Mayroong hamburger na karne, yung giniling karne, lagyan ng litos, kamatis, lagyan ng yung iba nilagyan nila ng sibuyas, no, Bombay. Tapos lagyan nila ng mayonis. Yung iba naman, nilagyan nila ng ano pa yung isa nilang ano. Basta mayroon pang isa na panghalo sa hamburger. Yan. So, dito naman, ang hamburger nila is mayroong halong Prince Fries. Prince Fries ang kanilang nilalagay. So, Prince Fries, karne, then may cheese. Yun ang mga halo ng hamburger. Diba? Mayroong mayonnaise. Basta, mayroon pa yung yellow. Yellow yung lagyan. Yung panghalo nila. Mayroon pang ibang mga ketchup. May pang ketchup, mga ganyan. So, hindi siya maganda, guys. Pag mayroon kayong ano. At saka, isa din yan sa dahilan bakit kayo nagka-uric acid. Bakit tayo nagka-uric acid. Ako, kumakain naman ako ng hamburger eh. Sa Jordan ako, kumakain kasi yung anak ng amo ko. Pinadala kami ng mall. O, minsan, mag-order. Then, oh, kakain kayo ng burger? Oh, siyempre, burger na yun. KFC, McDo. Ay, nako. Ayan. So, hindi natin pala alam. Isa din yan sa dahilan bakit tayo nagka-uric acid. Ayan. Yan na. Number 7 is hamburger. Number 6.
Ay, yung mga ano, ginisang mushroom. Ang mushroom guys, isa din sa dahilan bakit na magka-uric acid tayo. Ang mushroom naman ay depende kasi ang mushroom is ginawa sa yung iba tumutubo lang yun eh, tumutubo sa ano ng palay at sa yung mga nalalanta na saging, puno ng saging. Pero pag gagawa ka talaga ng mushroom, so yung dahon ng saging, lagyan nila yan ng asin, no? So siyempre yung asin magtubig yun at malalanta yung dahon ng saging, yung dahon na ano, lagyan nila ng asin yun. So ang susunod dyan, pag malalanta na siya, so tutubo na yung mga mushroom. At saka masarap yung mushroom, yung ano, pabilog pa siya, hindi pa nagbukad. Masarap yun, matamis. So isa din pala yun sa dahilan bakit magka-uric acid. Kami noon, nung bata pa kami, yung palagi ang gulay namin, nilalagyan namin ng mushroom. So, kung ang mushroom at saka yung ligbos, so yung ligbos siguro, maka-uric acid din yun. Di ba buwan ng August, maraming ligbos sa Pilipinas? Nakita ko ngayong anak ko, yung nag-isa ng ligbos. So, isa din sa dahilan yung mushroom. Nakaka-uric acid. So, dapat iwasan na rin natin yan kung meron tayong uric acid. Pero kung wala naman, so, kain pero hindi naman araw-arawin. So, ang maganda kasi, sa isang linggo, araw-araw, iba't iba ang gawin nating luto. Hindi yung araw-araw yun lang. O yung araw-araw nag-kwetsaw ka, araw-araw nag-noodles ka, hindi maganda yun. Kasi bawal din ang noodles. Isa din ang noodles. Nakaka-uric acid. So yan ha. Burger. Mga noodles. Ay nako. Yun ang ating number 10 eh. So, number 5. Number 5 tayo. Sinulat ko talaga to eh. So, number 5 is, number 6, ginisang mushrooms. Number 5, ayan. Yung mga luto na mayroong mga yeast. Yung nilagyan ng maraming yeast. Di ba bread? Ang aki po naman kinakain dito, kubos. Pero yung kubos naman ay, hindi ma masyado ano ng ano yan. Meron talagang mga bread na ano, kasi ang bread hindi talaga mawawala ng yeast yan. Meron talagang yeast yan kasi yun ang pangpatubo ng tinapay. Kasi ang cause ng uric acid is ang yeast, yung pangpatubo. Isa din pala yan, maka cause ng uric acid sa ating katawan. Ang dami no. Ang daming bawal, ang daming hindi pwede kainin. Makaano sa ating katawan. Eh siyempre yung tinapay, alangan naman hindi mo lagyan ng yeast yan, hindi naman tutubo yan pag hindi mo lagyan. Oh. Kaya kailangan mo talaga lagyan. Alangan naman yung mga taga-Bikira, hindi sila maglagay. Paano tutubo yung kanilang tinapay pag hindi nila lagyan? Pero tayo na lang umiwas, no? So, yun pa naman ang ating mga hilig, no? Punta tayo ng palengke, bibili talaga tayo ng tinapay para may dala tayo sa bahay. Kasi yun ang kasiyahan ng mga kabataan, no? Mga tinapay, di ba? Yan. So, piliin natin yung mga tinapay, guys, na hindi sila masyado matamis. Kasi ang matamis, isa sa mga dahilan sa sayuric acid, no? Katulad ng mga donut, yan. Kasi yung mga Dunkin' Donut, yan. Kasi mga masobrang mga tatamis yan. Yung mga
timplada ng Dunkin Donuts. Kung gusto kang kakain ng donut, ikaw na lang mismo magluto. No? Yung katamtaman lang. Masarap yung donut na medyo matabang. No, matabang siya. Oo. Hindi suba kasi pag haluan mo siya ng maraming asukal, na wala na sa ano yung timplada mo. Tapos siyempre, pagkain mo, pagkaluto ng donut, ilagyan mo pa ng ano yan eh. Ilagyan mo pa yung pino na asukal. Yan. So, magdagdag na yung tamis. Kaya binawal talaga yung mga donut. Lalo na pag may high blood, may mga GERD, yung mga flux, may mga flip-flux. Yan. Binawal talaga yan. At sa mga uric acid, no, sila lang yan, kasama na yun. Uric acid, flip-flux, yung ganun. Kaya bawal. But do not. Ha? So, do not. Okay, do not eat. So, number 6. Number 4 tayo. So, sa mga fruits. No, alam naman natin na ang mga fruits, it's maganda siya sa katawan. Pero mayroong mga fruits na hindi maganda pag mayroon kang uric acid at nakakakos ng uric acid nga. Kasi nga, matamis, maasim. So, isa na dito yung mangga. Mangga, apple, grapes, pear, peach. Meron dito yung, meron silang prutas ito na yellow, bilog-yellow ang laman. Yun, mga ano yun. So, hindi siya pwede. Siguro sa apple, kalahati sa kalahati. Pwede mo kainin. Kasi maganda din ang apple sa puso. No? So, kasi nga, pero pag may, isa din maka uric acid. At kung meron ka ng uric acid, so magdagdag siya. Kasi nga, acid siya eh. Kasi ang apple, acid siya. Para ano lang sila? Pareho-pareho lang sila sa grapes, sa pear, yung purse, ano pa ba? Mangga. Yan. Mga pineapple, yung pinya. Yan. Mga acid yan. So, yun ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkaka-uric acid ka pag yung mga yan ay palagi mong kinakain. Sa gulay naman, yung mga cauliflower, mga broccoli, repulyo, cabbage. Yan. Hindi siya pwede. Ako, hindi ako kumakain yan. Oo. Noong kumakain ako sa cauliflower pag piniprito. Or ihalo doon sa luto na mahalubya. No. Kumakain ako dyan. Pero nung nagka-acid ako, in-stop ko na ako kumain. Masarap kaya iprito yung cauliflower. Broccoli naman, i-steam mo lang. Lagi mo asin at sa unting vinegar. Masarap. Pero makasobra pala maka-acid yan eh. Yan. So, yung cabbage, repulyo. Ano ako dyan? Paborito ko niyang repulyo. Igisa mo lang sa magic sarap. Wala na. Ulam na. Lagyan mo lang sardinas. Ulam na. Pero yung sardinas at saka repulyo, nagsama sila. Pareho yan maka-acid. Diba? Ang sarap na mapagkain sana, no? Pero hindi maganda sa Healthy naman siya, pero nagdepende kasi yan sa sa katawan mo. So, yun. Cauliflower, repulyo, mga gatas. Yung number 3 natin, yung flax, oats. Yung, ako noon doon sa Jordan ako, kumakain ako ng Quaker oats.
with fresh milk. Tapos lagyan ko ng honey. Hindi ko alam, ka-acid pala yun. Kaya doon, medyo lumala yung aking GERD. Yung acid. Kasi nga, hindi ko naman alam na hindi pala pwede yun. Kaya, palagi kong naramdaman ko doon, palagi akong parang nasusuka, nahihilo. Tapos, wala kang ganang kumain. Ganyan. Kaya, pumayat ako ng todo. So, ganun pala yun. So, marami makakain ng mga ano doon, grapes. Yun ang kinakain ko umaga. Inaano ko sa tinapay. Oh. Mga sardinas, halos fermented sardinas, indomie. Oh, wala kang ibang makain. Ay, hindi naman pwede magluto. Bawal magluto. So, wala tayong magawa. Ayan, buhay. YOFW. So, tiis lang. So, number 2 tayo. So, yung nga, number 3 guys, yung mga cornflakes, Quaker oats with fresh milk, hindi siya maganda. Nakakos yan ng uric acid. Ako, hindi ako uminom ng gatas. Noon, bago ako matulog, uminom ako ng isang ganitong gatas. Isang ganito. Beer brand. Oh, beer brand. Tapos, hindi beer brand pala doon sa Jordan. Mayroong gatas doon na, ano, para siyang nido. Oh, binibilhan kami ng amo namin tag isang, parang kanya, no? Tag isang kilo. 2 kilo. Na gatas. Yun, iniinom ko. Kada gabi, bago matulog. Parisan ko ng saging. Nagtagal, nagtaka ako, bakit mayroon akong naramdaman na kakaiba. Yun pala, mayroon akong acid. Yun. So, hindi siya maganda. Alam nyo, lahat ng ito, yung sinasabi ko, ay naibibase ko sa aking sarili kasi nga, meron na akong experience. No? So, kung ano man yung aking experience, sinishare ko sa inyo para meron kayong mga idea kung hindi man ninyo siya kung adik kayo kumakain nito. So, makahanap kayo ng paraan kung paano ninyo siya mabawasan. Hindi naman totally na stop ninyo diretso. Hinahinay lang. No? Hinahinay lang. Bawas-bawas. Kumbaga. Palitan ninyo ng iba na yung pwede kainin. So, ang number 1 natin, so yung mga maalat, salty. Yung mga, di ba mayroong mga biscuits na maalat, yung ganyan. Mayroong mga chips, mga junk foods. No, kahit may mga edad na, mahilig pa rin ng junk foods, yung mga chips. No. Sa Pilipinas, maraming mga chips. No. Pero ano, mga salty. Yung mga chicharon, mga maalat yun. So, wag na kayong kumain diyan. Tapos mga noodles. Mga noodles kasi yung noodles. Pwede naman kainin yung noodles, wag mo lang ilagay yung kanyang para, 'di ba may halo parang mantika, mantika at saka yung maanghang at saka yung powder. O, nung nasa Jordan, ako magpaluto yung bata, yung alaga ko ng Indomie. Sabi ng mama niya, huwag mong ilagay yung
powder. Nang ibigay ko na yung niluto, ayaw na niya kumain. Hindi daw masarap. Wala naman talagang lasa pag hindi mo ilagay yun. Oo. Walang lasa ang noodles pag hindi mo ilagay yun. Kaso nga lang, yan ang nagkukos ng uric acid. No? E paano mo kainin yung ano, yung indomie or yung noodles? E sa Pilipinas, kwit chow, magi. Yan. May mga pansit canton. E anong lasa nun pag hindi mo haluan? Yung pansit canton, yung noodles, yung indomie or yung mga pansit canton, pwede mo naman lutuin yan sa ibang paraan. O hindi mo isahalo yung ano niya. Gawin mo siyang pansit. Parang gawin mo siyang pansit. O mag-isa ka ng, magluto ka ng, haluan mo siya ng kunting manok. Lagyan mo ng carrots. Ano pa? O kasi nga, bawal repulyo. Pag sa, ano. So, ano lang, carrots. Lagyan mo ng kunting green pepper. At saka yung string beans, yung panghalo sa pansit, pwede na yun. Lagyan mo ng kunting, kung ano talaga, kung lagyan mo ng kunting dahon-dahon o dahon na lang ng ano, Chinese pizza eh. O, para may pang ano mo. O, di, pwede na. O, at wag mong maglagay ka ng soy sauce kasi ang soy sauce isa din yan sa uric acid. So, lagyan mo ng soy sauce konti lang, no? Huwag damihan. Ang maganda dyan, huwag kang maglagay ng asin, no? Ang ilagay mo, lagyan mo ng soy sauce. Tapos, kung ano siya, kasi ang karamihan ginagamit din sa mix, may nagmagamit ng mga magic syrup, yun. Maglagay kayo konti ng ganun para maglasa siya. Yan. Mas okay na siguro yung kaysa dun sa powder talaga ng noodles. Lalo na yung may halong anghang. Makaano yan. Makaano talaga yan. Totoo lang. Kadagdag ng uric acid. At isa sa cause ng uric acid yan. So yun guys. Ang ating ano ngayong gabi? Sana mayroon kayong natutunan kahit konti na sa ating tinuturo ngayong gabi about sa uric acid. No? So, iwasan ninyo yan ng mga pagkain at mga prutas, gulay. Pipiliin ninyo yung hindi magkakos ng uric acid. Yan. Mayroon tayong mga mas maganda kangkong, mga malunggay, no? Lauoy. Yung mga lauoy, magpatula, lagyan ng upo, yun. Yan, mga yan, walang uric acid yan. Mga kalabasa, talong, yan, okra, yan, mga saluyot, yun, maganda yun. Walang uric acid yun. Pero yung ano, yung pinangalanan ko dito, yung mga cauliflower, repulyo, broccoli, yan, maano yan sa uric acid, hindi maganda. Maka-uric acid dyan. So, kung may sintomas na kayo, may sign na mayroon kayong uric acid, so, wag na kayong magkain dyan. So, maalat, ha? Yung mga maalat, at saka mga mamaasim. Hindi na pwede. Kung matakaw ka sa mangga, at saka bagoong, wag na. Stop mo na yan. Kasi, kung di ka lang magka-uric acid dyan, magka-high blood ka pa sa bagoong. Yung bagoong na hipon, yung pula, a pink ba yun? Yung pink, yun ang inaano nila sa mangga. Ano yan, maka-ano yan ang high blood. May namamatay na dyan eh. Yung kapitbahay namin noon na mag-anak na siya, kabuwanan na niya mga anak. Sa araw na yun, kumain siya ng mangga na may yan, uyap, yung hipon na bagoong, tapos mangga. Ninatake siya ng high blood, tapos pati yung bata na sa loob ng tiyan niya namatay.
namatay silang dalawa. So yun, kaya huwag kumain ng mangga na may hipon na baguong. Pag meron kang problema sa BP, buntis ka, ay naku, sabi ko sa inyo, huwag na kayo kumain ng mga ganyan. So yun guys, isa sa mga pang ano natin sa ating kalusugan na sana sundin natin, no, para hahaba ang ating mga buhay. No, nasa sa atin yun, sa ating pag-iingat kung paano natin i-control yung ating mga kinakain. Tayo lang naman eh, tayo sa sarili natin mismo ang nagdadala sa ating kalusugan, hindi yung ibang tao, no, hindi yung sobrang takaw sa pagkain, yung takaw sa pagkain na hindi naman na tama, no. So yun, maraming salamat, don't forget to subscribe my YouTube channel, Mommy Mars Vlog. Thank you and God bless you all.